So, welcome guys sa Wine Rating Channel. Bali, daily stock review tayo. Kung bago sa channel, may subscribe, hit mo yung bell para manatiti ka daily sa kinuprovide natin na content. Global, market, PSC, Forex. So, lahat yan nasa playlist. Okay? So, start na tayo guys. PSC. Yun nga, bali, fail pa rin to break 6,000 above. Nag-rally na to recently, nag-hold naman yung trend line. May correctly form ng ascending triangle. So, good close. Nag-hold pa rin yung next line of support niya, at least. So, yung trend line ng ascending triangle formation, then meron siya dito ng support structure. Okay, so as long as holding niya, tingin ko good pa rin si PAC. Although lumalaki yung, yung sell-off ng foreign, then yung sell-off din by volume, medyo mataas din. Okay, above average. So, sana maganda na yan, matapos yan. Pag nag-below, baka magkaroon tayo ng ganitong rally dito, okay, after niyan. So, check natin yung mga stock, syempre, sa mga hot, dito telecom. Itong hirap ni i-trade dito ngayon kasi lang overextended eh. So, from breakout to breakout point, solid na yung mga ginawang galawan ito. Let's see. Dito, from this breakout, okay, as high as 106%, di ba? So, malaki na yan. So, actually, maga tayo nag-out dyan, pero okay lang naman. Siyempre, gain pa rin. Kahit na, umabot din tayo ng mga at least 80% against sa kanya. So, sa current na galawan niya, ano bang ina-expect ko dito? Okay? So, ito wala na akong hawak, pero tingin ko to, mayroon pa to, syempre, by volume. Malaki pa yung play na magagawa nito ni Dito Telecom, pero ang malaking tanong to is, kuangat pa ba? O putihin niya ng pagbaba? So, yan. Kahit yung mapansin nyo, ito yung area of, price structure. Okay? So, in 5-minute candle to, okay, still serving as resistance. Okay? Although nagkaroon ng rally, para sa akin, ito personal to. Okay, personal view ko to. So, para sa akin, part pa rin ng taking profit yung nangyari. Okay? So, pwede pa siyang umanga, pwede siyang mag-spike. So, until unless again proven by the market, syempre, ano pa rin niya, trade idea lang yan. So, for me, kung wala kang hawak dito, try muna mag-observe. Maghanap ko muna ng mga stable levels bago ka bumili sa kanya. Okay, kung kapansin nyo, in 5-minute candle, yung volume and price diversion kasi gusto mo i-point out. So, at yung price, then bumaba naman yung volume. So, para sa akin, parang ano yung sign of distribution. Okay? So, ayun yung take ko kay Dito Telecom. Kasi kung sa daily mo titingnan yan, mahirap talaga ito, gawa ng play kahit i-fib mo. So, siguro sa iba, kahit mong gawa ng mas solid na play, pero para sa akin, ingat-ingat muna kayo rito. Kay Dito Telecom. Okay? So, yan kay Dito Telecom, IDC. Ito yung mga killers this week. Okay, last week, tapos magpasok ngayon linggo. So, ayan. Diba, kitang-kita naman, basta laging killers. Pag-angat niya, EOD. So, yung mga nag-EOD rito, solid din yung volume, solid yung momentum niya. Katala mo sa RSI yan, talagang matindi. Pero, sana nakita nila yung area of resistance na to, napakalapit na. Okay, ang dips nito, stock dips guys, ha? Hindi to cash dip. So, kaibahan kay LPZ. LPZ na lumipad recently. Cash dip yun. 5%. Okay. So, yan. So, 12% pa rin naman ang EOD kaso hindi naman naabot eh. Okay, hindi naman inaabot. So, nag-pump siya as high as 9%. So, kung quick play yung ginawa mo rito, congrats, gain ka. Pero kung talaga naghihintay ka pa, kasi medyo bumabad yan dyan ng matagal bago siya nag-sell off. Okay? Ayan, mangyayari. So, ang current level mo, positive note para sa akin, mga walang hawak, support level, okay? Support level yan from the previous one and 200 EMA. So, ito yung tinitingnan ako ng good play. Na good play para kay IDC. Siyempre, again, not sure kung magiging maganda to. Pero kung ako tatalongin nyo, para sa akin, good to risk si IDC. Yun nga lang yung cut loss, dapat medyo strict as tayo. Mabilis na mabilis lang. Yung micro nyo in 5 minutes, depende sa inyo kung paano nyo lalaroin. Pero, the bigger picture, 200 DMA hold para sa akin solid yan. Okay, so yun lang kay IDC.
Nakatay, tutan natin sinaw. Okay, sinaw. Ang tindi nito eh. Imagine mo. Wow. Taga nagkaroon ng ano. Na-review natin to recently. Pero ako kasi, ang tindi rin ang ginawa sa look din. So, mga bagong pasok. So, ano yan, charge to experience. Lalo kung bago lang talaga. 21% down. Tindi, ang sakit, di ba? The current level, hirap i-trade ito para sa akin. Depende lang yung micro niya. So, ito na yung, ano ko, yung pinaka area of value ko ngayon kung sa support level ko siya titingnan. Kung ma-micro nyo naman siya, so, ganun din eh, di ba? May kamukha eh. Dito telecom eh. So, yan, nag-stable na siya dyan. So, tingnan natin kung may breakout. So, a possible play para sa akin dito is breakout. So, okay, kung i-trade nyo ito with this kind of volume, hindi kasi 971M I prefer to play a 2 scalp using 5 minutes. So yung mga quick scalp lang like 50 to 30 minute scalp. Okay, huwag na kayong masyadong bumaba dito kay ng corporation kasi antindi na rin ang tenas nito eh. So ito na yung pinaka trading range ko kung sakali na bukunin ko siya sa support o bibili ko siya sa breakout. So ito na, meron ka ng ano, meron ka ng zone talaga, meron ka ng trade zone. So kung breakout mo siya kukunin 28%, pero kailangan makapag-agkagat at least 6. Kaya kung alat-alat ka, bigyan mag-gap yan na matindi. So, 16%. So, yun ang titignan ko na range sa kanya kung ititrade ko yan si, ano, si Now Corporation. Okay? That is si Mac request. Yan. Upo, bumagsak na si Mac. Okay? So, ito, nung hinar ko sa group, ang take ko rito, baka mag- touch pa ng 4 pesos. Okay, so ito, nasa watchlist ko to for potential accumulation. So, tingnan natin kung hahagipin yung 4. Yung parat buy tayo dyan kay Mac ngayon. So, hindi ko tayo nahawakan. Ang binili ko talaga, okay, personal disclosure, is yung MPI. So, ayan, nag-try and nag-start na ako mag-accumulate sa kanya. So, gusto ko yung buyback nila, share buybacks. Part ko ng diversification ko ng port ko. So, naglagay na ako ng good chunks to. Gusto ko yung chill, ano muna, chill trading muna. Kakaout lang natin kay IDC, kay Dito, kay C, kakatulong din dyan. So, kaya natin ka mag-work yung mga blue chips na. So, kay Mac, buy on 4 pesos. Okay? So, yun lang take ko dyan kaya, kay Mac. ASIN, ito pala, ASIN. Gusto kong i-advise na. So, parang hindi ko malimutan. ASIN, alam naman, alam nyo naman, bali, sa long-term holder ako nito. Nag-trim na ako ng open position ko kasi maganda na yung gain. So, until now, gain pa rin naman tayo dyan. So, hihintay na ng SRO kung ano magiging pricing after na. Yun yung sa pinaka sa position trade. Short-term trade basis, yung break ng trend, hindi ko gusto. So, last line of defense, at least 3 pesos dapat mahod. Okay, pag hindi na ulit yung 3 pesos, so, might as well sa mga short-term traders, iwas-iwas mo na dito, hanong kayo na ibang entry, like 2.8 to 1 to 2.9 range. Something on that trading range, okay? Pero sa, ano, pero kung kaangat pa yung babalik sa trend line, then mas okay pa rin. Tingnan natin kung anong pwedeng mangyari, okay? So, prefer naman tayo na mag-adapt ulit kung sakaling magpapakita ng good sign, okay? In the coming days, okay? Or bago mag-SRO. So, nag-trim na ako dyan. So, good chance para na may hawak ko. So, nagre-re-evaluate at parang structure na ako ng course. So, dapat sana ganun din gawin nyo. Kasi nag-iban na rin yung takbo ng market. Tingin ko meron ng magandang mangyayari. Hanggang December, personal view ko lang naman. So, kay ASIN, short-term trade, 3 pesos pag hindi nag-hold, 2.80. Okay? So, yan ang take ko kay ASIN. So, CC, syempre. Ito CC, bitin ko ito Friday. Tapos, nagdalawang trans din ako ng sell dito. Actually, may napago yung benta ko dito. So, may nakuwala din sa akin ng potential gain. So, ang huli kong benta dito is around sa is. Ayan, sa is ko ito huling na benta. Like 5.95 yata. Pero ito tama din. So, syempre, good na rin yun. So, 9% maximum. 16%. So, hindi ko na naman yung makahabol kasi alam mo sa middle list naman. So, ano tayo dyan? Tulog tayo. So, ano lang, ito recently lang ako nag-participate nung maaga kasi nga, may mga
may mga position tayo na ganito. Medyo matitindi kasi yung galawan, baka madali tayo bigla. Okay? So, good trade. So, kay Chelsea, wala kang hawak. Hanap muna ng magagandang pwedeng i-trade. Hindi mong stable yung price para at CC or may mo itong tirahin ng intraday. Okay? Silipin natin sa intra para mo pwedeng trade dito. Kasi magkakamukha na yung chart nila yun. Di ba? Hindi. Parang identical twins lang. Parang triplets ko lang, di ba? Pati sinaw. So, ito yung nearest resistance level. So, kung sakali magre-resist yan, magkakaroon ng trend line, baka dyan lang bumanggas, bumaba na ulit, di ba? Classic short on the pullback, kung may shorting sa Pinas, pwede yan. And, short-term trade, okay, scalp trade. So, kay MM, trading range pa rin, 14, trading range pa rin siya, 14% range. So, tahimik yung stock na to. Although maganda yung volume, pero yung volatility niya bumababa na. Pero natin kung kailan ito puputok. Siguro kada baba dito, pwede kayo mag-accumulate. At pinaka-take ko kay MM. Okay? So, yun lang guys. Amin ako kayo. Thank God and thank you and God bless.